Aktibong nakilahok ang may 100 kawani mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units, government-owned and controlled corporations, at state universities and colleges sa isinagawang roadshow sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services ng Anti-Red Tape Authority sa lungsod ng Butuan. Kasabay nito, nag-spot inspection din ang mga kawani ng ARTA Central Office at sinuri ang kanilang proseso at mekanismo sa pagbigay ng agarang serbisyo sa kanilang mga kliyente na naaayon sa Citizens Charter. Isa na rito ang Philippine Information Agency Caraga kung saan hinimay-himay ng ARTA ang Citizens Charter ng ahensya at iba pang requirements na nakasaad sa batas. Ayon kay Director Grace Fernandez ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ng ARTA, naging matunog ang tanggapan ng ARTA bilang sumbungan ng mamamayan laban sa mga katiwalian ng mga ahensya at opisyal. We have been going around the country to speak and deliver the goodness of this law. Maganda po na maibigay namin sa inyo kung ano po yung mga programa at inisyatibo po ng Anti-Red Tape Authority o mas nakikilala po sa pangalang ARTA. Never po matatapos yung problema or yung trabaho natin sa Citizens Charter. Why? Because yung regulations natin nag-iiba. And for you to actually implement the same, dapat po updated ang Citizens Charter natin. Otherwise, papasok po yan sa Section 21 ng RA 1032. Nabigyan din na pagkakataon ang mga partisipante na maipaabot sa mga opisyal ng ARTA Central Office ang kanilang mga katanungan, klarifikasyon at suwisyon upang mas maging epektibo ang kanilang mga gagawing hakbang sa pagganap ng kanilang tungkulin at sa implementasyon ng ARTA sa kani-kanilang opisina. Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bayan.